Hi guys, ang video natin ngayon ay ang pagkuha ng daphnia or hunting daphnia. So, ayan po yung ating mga isda guys. Meron tayong betta and goldfish. Meron din tayong mga guppy dito guys. Ayan. Ayan yung mga guppy ko. So, ang kasama natin ngayon ay ang aking alalay na si Angelo. Ayan. Ayan po yung ating hunter ng daphnia. Ayan. So, sa ngayon, pupunta po kami sa aming spot kung saan doon kami kumukuha ng mga pagkain ng ating isda na tinatawag na daphnia. At andito rin sa harapan yung aking mga alagang koi. Ayan. So, stay tuned lang tayo guys and watch. So, ayan, papunta na po kami sa aming kinukuhaan ng daphnia. Maglalakad lang po kami. Ayan. Ayan po yung aso ng aming kapitbahay. Ayan, mga 100 meters lang naman mula sa aming bahay papunta dun sa aming spot ng pinagkukuhaan namin ng daphnia. Ayan, lalakarin lang po namin. So, magbibigay ako mamaya ng tips kung paano paparamihin yung daphnia at kung paano siya i-co-culture. Ayan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating account, paki-subscribe na lang po guys and paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa ating videos. Ayan. So, ito po yung sapa o kanal na karugtong po doon sa aming pinagkukuhaan ng daphnia. So, ayan. Medyo malapit-lapit na tayo, guys. Mga 10 meters na lang yung aming lalakarin. Diyan na lang po sa unahan. Ayan. So, ayan. Dito na tayo sa spot ng aming kinukuhaan ng daphnia. Ayan. Ayan. Ganyan lang kadali guys kumuha ng daphnia. Ayan. O, makikita nyo guys. O, ayan o. Ayan. Tanghaling araw na kasi ngayon kaya nagpapailalim yung mga daphnia. Pero pag umaga ka kumuha, talagang nagkukumpulan yung daphnia dito. So ngayon, iniipon niya pa lang yung mga daphnia. And ipapakita niya mamaya pag ilalagay niya sa ating balde. Ayan. Yun. Medyo marami na. Itong daphnia guys, maganda talaga to sa ating mga fry. Mga day 2 weeks old na na betta. Mabilis silang lumaki pag daphnia yung ating pinapakain. Kaya, patingin Jilo. Yan natin ang nakuha mo. Ayan. Yan guys oh, madami na oh. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yan linisin. Ayan.
Ito po yung tips natin guys sa kung paano magpaparami ng dapnya. Ayan. Kung meron diyang kanal sa inyo o stagnant water or tubig ulan na hindi nagkakaroon ng dapnya. Ayan guys. Ang simple lang yung gawin nyo guys. Lagyan nyo po ng starter. Katulad nito ngayon, kumukuha kami ng dapnya. Yung iba niyan, hindi po namin na inuubos sa pagbigay ng isda. Sa isda, I mean, ang iba nilalagay po namin sa mga kanal na malapit sa amin or stagnant water, at doon pinapaparami rin namin. Yung hindi po nagkakaroon ng isda doon sa kanal na yun guys ah, at hindi po napapasukan ng isda. Kasi pag merong isda doon, mauubos din yun, kakainin din ng isda. Kaya much better walang isda yung kanal na yun, para yung dap niya yun mabilis dumami. So ayan. So ngayon mga nilagyan po naming kanal, marami na po dito sa amin. Kasi dati dito sa amin wala pong gaanong dap niya eh. Kaya yung ginagawa ko, pag merong mga kanal po na nakikita ko dito na malapit sa amin, nilalagyan ko na lang po ng starter. After a weeks o months, binabalikan ko po yun. At meron na po at dumadami po sila dun. Tested and proven ko na rin po yan guys. Kaya pwede nyo rin itry. At doon yung malalaman kung paano dumami yung dap na nyo. Abo on, yun na? Ah, tama na kita. So ayan, yun muna yung kukunin namin, yung tama lang para mailagay namin sa aming mga isda. So uuwi na kami at papakita ko sa inyo kung paano namin linisan to. So ayan guys. Oh, nito na tayo sa ating barracks. Ayan, lilinisan natin yung ating nakuhang lap niya. Ayan. So ito yung ating pangsala sa dap niya, yung ginamit natin kanina. Ito yung mailagay natin sa ilalim. Yan, ilagay muna natin. Tapos yung kasunod, yung fish net na medyo maliit din ang butas, para po sa pang kiti-kiti po yan. Kasi yung kinuha natin kanina merong kasamang kiti-kiti. Tapos sa ibabaw, ilagay natin yung plastic screen na medyo maliit din ang butas, para hindi hindi tumagos yung mga debris o basura na isama kanina sa pag huli natin ng dap niya. So ayan. So, nakikita nyo guys, naiiwan sa itaas yung mga debris o basura na isama sa pag kuha ng dap niya. Ayan. Sa ilalim yun, puro dap na yan ang maiiwan. Ayan. Tapos dun sa fishnet natin, diyan din maiiwan yung kitikiti guys. So ayan, nakikita nyo, ayan, mga kitikiti po yan guys na isala. At sa pinakailalim, yan yung dap nya. Ayan, nakikita nyo guys, malinis na yung ating dap nya. Ayan. Pero lilinisan pa rin natin yan doon sa ating tubig gripo or nawasa. So ayan, ganito po maglinis guys. Yan, linisan lang natin ng maigi para matanggal yung mga dumi pa na naiwan sa ating dap niya. Ganito lang kadali guys ako maglinis ng aking nahuling mga dap niya.
So, ayan, ito na po yung ating finished product ng ating kinuwang dap niya kanina. Ito po ay malinis na, guys. So, sa ngayon, bibigyan natin ng ating mga beta fry. Ito po ay half moon beta fry, guys. Ayan. And 2 weeks old pa lang po ito sila. And lagyan po natin ng ating nakuhang dap niya kanina. Ayan. Ayan, ganyan lang ako maglagay ng ating nakuhang dap niya kanina. So dito naman sa kabila, meron din tayo dito ng Hellboy Beta o Red Fancy Beta. Ayan. Ayan. Ito po ay 1 week old lang. Ayan. Dagdagan natin dito. Malalaki na po kasi sila dyan eh. At yung iba, ibibigay naman natin sa ating baby angel fish. Ayan. Ayan. Ayan, mga angel fish po yan, guys. Ayan. Ayan po naman ay 12 days old angel fish. Ayan, maliliit pa. Ayan, guys, oh, sarap na sarap sila. Ayan. So, ito yung konting natira, ilalagay naman natin sa ating mga goldfish. Ayan. Ayan, sarap na sarap yung goldfish natin. Ayan. So, ayan, guys, hanggang dito na lang yung video natin sa ngayon. Sana meron kayong natutunan sa ating ginawang vlog. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat.